We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Masantos yung aram kapuso. Narito ng 1 North Central Luzon, hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po si CJ Torida. Maya pagat panapon, kami ang tropa ng katotohanan na maghatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Joan Punsoy. Naimbaga malem. Live naman mula rito sa GMA Ilocos Station, ako naman po si Ivy Hernando. BFFFI at LGU handang-handa na sa formal na pagsisimula ng Panagbangaw Festival sa Baguio City. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel-Galban. Jasmine? CJ, excited ng lahat para sa formal na pagsisimula ng Panagbangaw Festival 2023 celebration dito sa lungsod ng Baguio. All systems go na ang Baguio Flower Festival Foundation Incorporated o BFFFI at Baguio City Government para sa formal na pagsisimula ng Panagbangaw Festival 2023 sa lungsod ng Baguio. Nasa 1,700 na pulis ang ide-deploy para magbigay ng assistance sa libu-libong makikisaya sa selebrasyon. They will observe 3 meters away from each other kasi yun yung templated na bago po na preparation ng BCPO. Naglabas na ng abiso ang otoridad kaugnay sa ipapatupad na traffic rerouting bukas. Maagang isasara ang ruta ng Panagbangaw Grand Opening Day Parade. Magpapatupad ng no parking policy sa ilang kalsada upang bigyang daan ng parada. 12 contingent ang magpapasiklaban sa street dancing competition, 4 sa elementary at 8 sa open category. And it's going to be fun and ito yung kumbaga parang we try to learn from this para magamit natin sa ating grand parades on the 25th and the 26th. Kasabay ng pagsisimula ng Panagbangaw Festival, makikita na rin ang iba't ibang landscape na bahagi rin ng selebrasyon, kabilang ito sa formal na bubuksan bukas. Malaking tulong sa amin dahil siya, pag kita namin at saka sa mga ano natin dito sa Baguio. Kabang-abang ang selebrasyon ngayong taon matapos mahinto ng ilang taon dahil sa pandemya na dulot ng COVID-19. CJ, inaasahang aabot sa may 12,000 na kataong makikisaya sa opening day ng Panagbangaw Festival 2023 celebration bukas yan. Samantala, naglabas ng advisory ang BCPO kaugnay naman doon sa pagpapalipad ng drone. Bawal po ang magpalipad ng drone kung walang kaukulang permit o clearance mula sa otoridad. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel-Galban. Tugboat mula sa South Korea, nasiraan at naanod sa baybayin ng Batanes. Narito ang report. 3 araw na sa baybayin ng Bataan Island, sa bahagi ng Ivana, Batanes, ang tugboat na ito na nasiraan sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag. Galing South Korea ang private tugboat na dadalhin sana sa Manila. Lulan nito ang 8 Pinoy, kabilang ang kapitan at mga crew. Nagpunta, nagka-encounter sila ng engine failure dahil sa overheating. Isa sa problema, may nakapulupot po na ano, na tali po sa propeller po ng tugboat. Dahil sa nasirang makina, naanod ang tugboat sa baybayin ng lalawigan. Naayos ng isang makina, habang patuloy na kinukumpuni ang isa pa. Tumulong na ang Philippine Coast Guard ng Batanes at local divers sa problema sa propeller. The Coast Guard Batanes provided a long assistance from provided divers to remove the entangled rope sa propeller po nila. Patuloy na nakamonitor ang otoridad sa tugboat at sa mga sakay nito. Kasama si Reynold Velasco, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Sa huling araw ng voter registration, COMELEC Calasiao bigong makamit ang target population para sa mga bagong botante. Narito ang report.
Ngayon ang huling araw ng voter registration ng Commission on Elections. Nasa 5,000 ang target population ng COMELEC Calasiao, pero nasa 1,800 lamang ang nakapagparehistro. Akala nila matagal pa naman ng eleksyon, hindi pa sila masyadong interested na magparehistro ba? Hindi naman daw nagkulang ang tanggapan sa kanilang information dissemination campaign. Bukod sa pagbisita sa barangay, nagsagawa rin ng off-site registration sa mga paaralan. Sa kabila nito, nalampasan naman ng Provincial COMELEC Office ang kanilang target population. Kasama umanong magtatapos ngayong araw ang iba pang transaksyon sa COMELEC. Transfer ng registration record, correction of entries, reactivation, kasama yan, kasama sa mga pinoproseso namin. Susunod na isasagawa ng COMELEC ang revalidation sa mga aplikante. Kung alam nila na hindi qualified yung isang voter, hindi pwede nilang i-post. Non-residency. Hindi nila na-meet yung residency requirement. Hindi naman talaga sila taga-roon. Or kulang sila sa edad, ganun po. Samantala, bagamat may mga humabol sa huling araw ng pagpaparehistro, sa Pampanga, mabibilang lamang ang mga aplikante na nagtungo sa off-site voter registration. As of now po, wala pa pong memo na galing sa taas na may extension. So, stick po tayo sa January 31. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Operation Sitio o libreng panambak sa low-lying areas isinasagawa sa Dagupan City. Sundan sa report. Problema ng ilang residente ang namumuong tubig sa gilid at maging sa harap ng ilang kabahayan sa Sitio Bani, Barangay Pantal sa Dagupan City. Kabilang ang sitio sa low-lying area sa syudad, halos kalibel na ng mga kabahayan ang malapit na creek, kaya tuwing umaapaw, diretso ang tubig sa kabahayan. Yung dumi nito, parang dumulutang dyan. Adis ito, nakokobord na diretso na. Sinimula ng pagtatabo ng lupa sa lugar. Malaking tulong ito sa mahigit 150 na pamilya. Kabilang ang Sitio Bani sa nakikinabang ngayon sa flood mitigation program ng syudad na tinawag na Operation Sitio. Yung request nila, ipapaano sa city engineering tapos kami po mag-schedule doon sa nagre-request po. Doon sa low-lying areas po, sa mga pathways na nababaha. Nagmumula sa stockpile ng mga nadragan na lupa mula sa sinasagawang dredging operation sa Pantal River, ang panambak na ginagamit sa Operation Sitio Program. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, One North Central Luzon. Ilang pananim na sitaw sa Pindig, Ilocos Norte, nalalaglag ang mga bulaklak dahil sa malakas na hangin. Naritong report. Apektado ang ilang pananim na sitaw sa Pindig, Ilocos Norte dahil sa masamang panahon. Nalalaglag daw ang mga bulaklak dahil sa malakas na hangin tuwing hapon. Kasagsagan pa naman daw ng pamumulaklak kaya apektado ang kita ng mga magsasaka. Apektado rin sir kasi imbes na magpuan yung bunga, nahuhulog kasi sa lakas ng hangin. Pinipeste naman ng whiteflies ang ilang pananim na sili sa Barangay Bulbulala, Ventar, Ilocos Norte. Nabubulok daw ang ilang bunga dahil sa pagdapo ng insekto. Mabilis daw na kumakalat ang mga peste dahil sa malamig na panahon. Nasisira rin ang mga dahon dahil sa pabago-bagong panahon. Anihan na raw ng sili kaya't apektado ang kita. Ayon sa isang magsasaka, aabot daw ng 20% ang kanilang lugi. Mababa raw ang farm gate price ngayon na 25 pesos kada kilo. Pinipeste yung whiteflies yung mga bunga, tapos yung klima po, iba-iba, mainit, tapos gabi malamig. Kaya yun, nag-iiba yung dahon nila. Jeric Pasilyaw, One North Central Luzon. Daan-daang bagong pisang pawikan, sabay-sabay na pinakawalan sa karagatan ng La Union. Tunghayan sa report. Sabay-sabay na pinakawalan sa karagatang sakop ng San Juan at Baknotan, La Union, ang daang-daang bagong pisang pawikan. Ito ang mga dating itlog na napulot ng volunteers sa dalampasigan, inalagaan hanggang sa mapisa. These hatchlings that we released, they were actually born in these areas and that is why they are released in the same place. Hindi lamang mga residente sa lugar ang nagtulong-tulong upang maalagaan ang mga itlog. Nakibahagi rin ang mga dayuhan sa simultaneous release of pawikan hatchlings. Napaka-importante nila sa ecosystem and it's important na once they emerge, ma-release sila agad sa dagat. And you know, it is our great opportunity for people to actually witness this and makita sila na habang hatchlings na naglalakad papuntang dagat. Hatching season na rin, kaya araw-araw na ang pagpapakawala ng bagong pisang pawikan sa karagatan. Nag-start po siya ng
last year late ng quarter, and then it will it last until March po, usually yung end po ng nesting and hatching season ng pawika. Bukod sa lecture, sinasanay rin ng DNR ang mga residente sa tamang pag-aalaga at pagpapaitlog ng pawikan. Communities, schools, yung mga kabataan po, and even mga employees po, sinasama din po natin sa pagbigay ng awareness, pagbigay ng lectures kung paano po pangalagaan yung mga pawikan. Joan Punsoy, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Pagsalpok ng isang tricycle sa kasalubong na truck sa Mariveles, Bataan, sa pulsa CCTV camera, isa ang patay. Nagka-alerto clear, Lakanilaw. Makikita sa CCTV camera ang pag-overtake ng tricycle sa isa pang tricycle sa kahabaan ng Barangay Lucanin, Mariveles, Bataan, nang biglang sumalpok sa kasalubong na truck. Patay ang driver ng tricycle na si Jun Santos, residente ng nasabing lugar. Dating po doon sa tulay, bigla pong o-overtake yung tricycle sa sinusundan niyang tricycle. Pag-overtake po niya sa kaliwa, sakto naman tong dating ng truck natin, kaya sa outbanan sumalpok. Ayon sa pulisya, nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima. Nasa kustodiya ng pulisya ang driver ng truck. Wala pa siyang pahayag. Yung driver naman po ma'am ng truck, kasalo po yung nasa municipal police station namin ngayon. Dumaan po siya sa inquest proceedings. Na-inquest na po siya ma'am. At sinampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Ayon sa kaanak, galing sa bahay ng kanyang lola ang biktima at papunta sa ng palengke na mangyari ang aksidente. Nakatakdang mag-usap ang kaanak ng biktima at ang truck driver. Wala mo pong kagustuhan yun. Family din po yung driver. Naiyak nga po siya sa akin na hindi niya kagustuhan nangyari. Pero na lang kakuha yung magiging sistema na bigay yung natulungan na lang kami. Kasama si Henry Dominsil, Clear Lakanilaw, One North Central Luzon. Ilang tsuper at motorista dismayado sa sunod-sunod na taas presyo sa mga produktong petrolyo. May ulat si Russell Simorio. 12 oras kada araw pumapasada ang jeepney driver na si Mang Genaro mula sa Dagupan City. Pero kahit todo kayod siya sa pamamasada, kakarampot umano ang kita dahil sa mataas na presyo ng diesel. Ang taas, hirap na hirap ng mga driver ngayon, halos walang maiiwi, kalahati ang nabawas. Patapos, mahal pang mala ng bilihin. Pagtatas, 2 piso, 3 piso. Kaya doon kami nahihirapan masyado. Epektibo ngayong araw, ang 4th na sunod na linggo na taas presyo sa produktong petrolyo. Piso ang dagdag sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 30 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina. Tumaas din ng 1 peso and 35 centavos ang presyo ng kada litro ng kerosene. Sa datos ng Department of Energy, pumalo na sa halos 6 pesos ang itinaas ng presyo ng gasolina ngayong Enero. May factor pa rin sa pagtaas ng presyo ang COVID-19 surge sa China. Nag-eat ang lockdown, dumalas ang movement, yung galaw ng tao, galaw ng produkto, na nagiging dahilan para tumaas ang demand sa petroleum product. Dismayado ang Autopro Pangasinan sa lingguhang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Hindi raw nila maipapangako na 100% pa rin sa mga tsuper ang papasada ngayong mataas ang presyo ng diesel. Malaking bagay raw sa transport sector ang provisional fare increase. Kung 100 passenger a day yan, so parang nababawasan na sila ng 800 a day na kita. So malaking epekto para sa amin. Kaya ito, magme-meeting kami this week at pag-usapan namin kung ano yung mga plano tungkol dito sa pagtaas. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, One North Central Luzon. Ilang inaning kamatis sa Nueva Vizcaya itinatapon na lang dahil sa nararanasang oversupply. Nagbabalik Russell Simorio, exclusive. Makikita sa mga larawan na ito na itinatapon na lang ng ilang residente ang mga inaning kamatis sa Bambang Nueva Vizcaya.
Ayon sa uploader, bumagsak ang presyo ng kamatis dahil sa dami ng supply, kaya dumagsa rin ang mga wholesaler. Pero para hindi mabulok sa pwesto ang mga kamatis, itinatapon at ipinamimigay na raw ang mga ito. Bukod sa Bambang, nararanasan din ang oversupply ng kamatis sa Aritaw. Ayon sa Municipal Agriculture Office, bumaba sa 10 hanggang 20 pesos ang farm gate price ng kamatis. Siyempre, mababa yung presyo tapos hindi pa kukunin kung minsan yung bawal. Imbis na babalik nila sa kanilang lugar, minsan naghanap na lang sila ng kwan ng maluwang na area na doon nila kwan itinatapot. Pero nilinaw ng Provincial Agriculture Office na walang kamatis ang nasasayang sa Nueva Vizcaya. Ang mga itinatapon umano ay mga reject na. Hindi priority, naiiwan, and it takes 2 to 3 days. Talagang bulok na. So yun po ang tinatapon talaga. Pero hindi naman lagi yan. Ramdam din sa Malimgas Public Market sa Dagupan City ang pagdami ng supply ng kamatis. Bumagsak sa 15 hanggang 25 pesos ang presyo ng kada kilo ng kamatis mula sa dating presyo na aabot ng 40 hanggang 60 pesos. Ngayon po ganito maraming dumatating na sa Nueva Vizcaya ngayon na kamatis kaya mura ngayon. Bukod sa Nueva Vizcaya, marami rin sa supply ng kamatis ang galing sa Pangasinan. Inaasahan na tatagal pa ang harvest season ng kamatis hanggang sa Marso. Dumami lahat kasi ngayon ang bagsakan ng kamatis dito sa amin. Dati kunti, ngayon dito na kami kumukuha. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Aktwal na paggawa ng clay pots, maaaring ma-experience sa San Juan, La Union. Sundan sa report. Kung ganda ng baybayin at perfect waves ang pag-uusapan, the best place to visit ay ang bayan ng San Juan sa La Union. Pero bukod sa hindi matatawarang ganda ng beach, isa rin sa binabalik-balikan ng mga turista ngayon ang Barangay Tabok, kung saan matatagpuan ang paggawaan ng clay pots. Bukod sa paglilibot sa paggawaan ng paso, tinuturuan din silang gumawa ng paso mula sa pinaghalong red clay at buhangin. Ito po yung magandang experience na nasubukan nila kasi normally kasi karamihan pottery tour, nagtutur lang sila. Pero dito, as experiences. Hashtag creativity beyond imagination. Mismong ang turista kasi ang gagawa ng sariling disenyo. Pwede rin nila itong kulayan. So, maglalang talaga sila ng oras para makapag-create. Kasi dito naman po ma'am, hindi naman kailangan na maging artistic ka para makapag. Bukod sa naging instant kabuhayan ng pamilya, ang ngayon tinuturing na pukpasyalan, nakakatulong at nagsisilbing livelihood ng komunidad. Kasabay nito ang pag-asa na patuloy na umusbong ang pottery industry sa bayan. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Lalaking pauwi na galing sa trabaho, patay matapos pagbabarilin ng motorcycle riding suspect sa San Juan, Ilocos Sur. Tutukan sa report. Tatlong tama ng balas sa likod ang tumagos at kumitil sa buhay ng 46-anyos na si Rafael Elefante, taga Barangay Alinaay, Kabugaw, Ilocos Sur. Tumangkas ang dalawang suspect na sakay rin ng motorsiklo. Una, hindi sila pagkakaunawaan ng misis niya, hindi na sila in good terms. Pangalawa, may hidwaan sila ng pinsan niya with regards sa mga properties nila. And then yung isa, na-involve siya sa isang parang BTI. Normal may ngaming nag-asawa, agapa kami, madamdama may at manungkas jay ti relasyon mi ma'am. Chat na gani jay anak mi, impang tadak ko na ma'am. Tan, napitpit kan jay istarex ma'am ke basol namot kanu day jay sunga tinarayan na. Tumanggi muna ang pulisya na ilabas ang kopya ng CCTV footage habang gumugulong ang investigasyon. Hustisya ang panawagan ng pamilya ng biktima. Takot at nangangamba pa rin sa kaligtasan ang mag-asawang sina Armando at Laila Peralta dahil sa umunoy pananakit at pagbabanta sa kanila
sa Barangay Casiber, Santa Ilocos Sur. Kwento ni Armando na isang karpintero, maghahaponan na sana ang kanilang pamilya nang makarinig sila ng mga putok ng baril sa labas ng kanilang bahay. Kinumpronta raw ng sospek ang biktima sa kapinagsusuntok. Tignan muna sir, dati tal-tal ko. Medyo nawulap ko eh. Damo nga dinanagtap siya. Di may kadoan, dahil ito eh. Dapit na ba siya. Sa lahat yung matakti may kalo. Nag-responde naman yung tropa natin at doon natin na-find out na hindi lang pala illegal discharge of firearms kundi meron ding physical injuries na nangyari. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Pamilya ng ilang pasahero ng nawawalang Cessna plane, buo ang loob na buhay pa ang kanilang kaanak. Sundan sa report. Labis ang pagdarasal ng pamilya ng ilang pasahero ng nawawalang Cessna plane sa Isabela. Buo pa rin daw ang kanilang loob na makakauwing buhay ang kanilang kaanak. Si Ana May ang ina ng mga pasaherong sina Mark Aaron, 20 anyos, at Sam Sigera, edad 10. Pamangkin din ni Ana May ang isa pang pasaherong si RJ Manaday, 15 anyos, at kapatid niya si Val Camatoy. Naniniwala siyang may himala sa panalangin. Yes, I'm really positive about it. I have faith na buhay ko silang lahat. Bukod sa apat na kamag-anak na Ana May, nakilala ang isa pang pasahero na si Josefa Espanya at ang piloto na si Captain Elizar Mark Joven. Nasa Isabela na ang iba pang kamag-anak ni Ana May para makipag-ugnayan sa otoridad. Sorry, nandiyan na lahat ng family ko. Yung kinakasama ng kapatid ko, nandiyan na rin sa other day. Itinanggi rin ni Ana May ang mga ulat na nakapag-text at chat pa si Mark Aaron sa kanyang mga kaibigan na pabalik sila sa Cagayan City noong Enero 24 dahil sa masamang panahon bago nawalan ng koneksyon. Ang huling chat ng kanyang anak sa kanilang group chat ay noong lilipad na sila matapos sumakay sa eroplano. Ayon kay Camatoy, hindi pa nakikipag-ugnayan ang may-ari ng eroplano sa kanila para sa anumang tulong. Wala pang sagot ang may-ari ng eroplano sa pahayag ni Camatoy. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Sumabak ang ilang medical at emergency response personnel sa first aid at basic life support training sa Mangaldan, Pangasinan. Mahalaga umano na magkaroon ng kaalaman ng mga personnel sa panahon ng aksidente o kalamidad. Itinuro sa mga participant ang pagsasagawa ng first aid at CPR sa iba't ibang aksidente. Target ng LGU na magsagawa ng training sa bawat barangay upang magkaroon ng kaalaman ukol sa first aid at basic life support. Ang paigtingin po natin yung kahasahan, expertise nila sa basic life support dahil yan po ang kadalasang nagaganap sa komunidad. Water pumping stations at underground water leak, puspos ang isinasaayos sa Dagupan City. Sundan sa report. Nag-iimbak ng tubig si Aling Marlene mula sa Barangay Malubod, Dagupan City dahil mahina raw ang supply ng tubig tuwing rush hours. Mahina. Kaya? Kaya nag-iimbak ko ng tubig. Para? Para may panggamit. Kasi? Kasi mahina yung tubig. Kung hindi kayo mag-iipon, wala kaming magagamit. Ayon sa Pamana Water, Dagupan City, puspusan ang kanilang preventive maintenance sa mga water pumping station at pagsasaayos sa mga underground water leak para masiguro ang malakas na water pressure. Paghahanda rin ito sa pagpasok ng dry season kung kailan madalas maitala ang low water pressure. Every now and then may mga na-re-report na mga leaks, lalo na yung tumaas ng pressure ng tubig. Yung mga old pipes, syempre, medyo na-weekend na ng panahon. Pinalakas din ang booster pumps sa Maligaya Water Reservoir na magsusupply ng tubig sa Barangay Lukaw at Island Barangays. Samantala, ayon sa PAGASA, wala halos ulan sa Pangasinan dahil sa paglakas ng ihip ng amihan, kaya mababa rin ang water level ng San Roque Dam. Kasi walang inflow, ibig sabihin walang pumasok na tubig. Mayroong pumasok pero minimal lang po yung pumasok sa mga dams po natin. Kasama si Jing Dacanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.
Bubay at Pipita Curtis nagbigay saya sa mga kapusong Ilocano sa LGBT Festival Queen Nawidan 2023. Tunghayan sa report. Hiyawan ang manonood sa sayang hatid ng dalawang kapuso komedyan na sina Bubay at Pipita sa Kanawidan Festival ng Ilocos Sur. Hindi magkamayaw ang fans sa performance ng dalawang kapuso artist. Nagsilbing host sa LGBT Festival Queen 2023, pre-pageant sina Bubay at Pipita. Ay, naku naman, another one unforgettable experience kasi masasabi mo talagang we are back to normal na talaga, di ba? After ng pandemya, ito na ulit, di ba? Ngayong gabi, we are celebrating equality. Stop. Kaya mas bongga, mas pasabog ang Kanawidan Festival 2023. Inabangan din ang performance at naggaganda ang costume ng mga kalahok sa LGBT Festival Queen Nawidan 2023. Sa lahat ng mga contestants natin dito, syempre mga kapuso ng LGBTQ+, ay nako, saludo kami sa inyo kasi nagawa natin yung purpose natin tonight. Yes, nagpapasalamat kami kasi nag-host kami, kasi kung nag-judge kami, baka hindi kami makatulog, no? Ilang miyembro rin ng LGBT ang rumampa sa Gay Pride Parade. Ipinakita ang kanilang husay sa pagdidisenyo sa kanilang mga naggagandahang costume. Siyempre sa ating regional TV dito po sa ano, Ilocos Region. TV. Ayan po, maraming salamat sa mga kapuso natin na patuloy pang pagsuporta. Buti na natin ang buong Pilipinas, Jamie Regional TV. Kasama si Norman Raka, Ivy Hernando, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa marehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging mga kapuso natin abroad, dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako si Joanne Punsoy. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Ivy Hernando. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.